Hello everyone! For today's video lesson, ay i-guide ko kayo sa inyong learning task about sa pag-construct ng frequency distribution. Ito ay para sa mga grade 7, week 3, 4th quarter. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! Sa nakaraang video ay itinuro ko kung paano mag-construct ng frequency distribution table ng ungroup at group theta. Kung hindi nyo pa napapanood yon, i-click nyo na lang dito sa taas or hanapin nyo na lang sa playlist natin upang sa ganon ay masundan ninyo itong learning task natin. Okay? Simulan nga na natin itong learning task number 1. A family sports fest with the team Pamilyang Pilipino, One for All for One was held in San Pablo City Integrated High School. Based on the registration records, the frequency distribution of the ages of the participants was constructed. So, as you can see dito sa frequency distribution natin, meron tayong mga ages from 13 to 15 yung lowest, at yung highest naman na interval ay 49 to 51. So, ito yung mga tinatawag na class interval. Ito yung tally ng distribution table, at ito naman yung frequency. Question number 1, in which age bracket does the most number of participants fall? So, ang tinatanong dito is kung ano yung pinakamaraming frequency. So, hanapin ninyo dito sa frequency natin kung alin dito ang may pinakamataas. That is 8. At anong class interval yon? Yung mga may edad na 37 to 39. Okay, so this is the answer for question number 1. Question number 2, what age bracket has no participant? Ano naman ang age bracket na walang frequency? Yun yung tinatanong niya. Alin dito ang may zero na frequency? Ito o, ito, tsaka ito. Ibig sabihin, ang age bracket na walang sumali ay 43 to 45 na taon at tsaka yung mga ages 19 to 21. So, that is the answer for question number 2. Then, question number 3, how many participants whose age fall between 31 to 33 years old? Ilan naman daw ang mga participants dito sa 31 to 33? So, meron tayong 5 participants. So, isulat na ninyo dyan sa module ninyo. Number 4, what is the possible age of the youngest participant? Ano yung youngest dito? Yung pinakamababang score, that is 13. So, isulat nyo na agad ha, hindi ko na isusulat yung sagot. Then, number 5, what is the total number of participants? So, ang gagawin natin para makuha natin, i-add natin lahat na itong nandito sa frequency. 1 plus 2 equals 3, plus 3 equals 6, plus 8 equals 14, 14 plus 7 equals 21, 21 plus 5 equals 26, 26 plus 3 equals 29, 29 plus 2 equals 31, 31 plus 4 equals 35, then 35 plus 6 equals 41, 41 plus 3 equals 44. So, ilan lahat to? Meron tayong total of 44 na participants. Okay? Next, learning task number 2. A floating fish hatchery in Sampaloc Lake, one of the 7 lakes in San Pablo City, produced 8 baskets of tilapia daily. For 5 days, the weights of the baskets in kilogram of tilapia were recorded as shown below. Construct a frequency distribution based on the table above. Let the intended number of class intervals be equal to 5. Okay? Itinuro ko na sa nakaraang video kung paano mag-construct ng frequency distribution. So, ang step number 1 natin, find the highest score and lowest score. Hanapin ninyo dyan kung ano ba yung highest score. That is 24. At ang lowest score naman natin is 9.
Remind ko lang kayo, inibahan ko yung mga values dito upang sa ganun ay subukan ninyong sagutan yung nasa module ninyo. Okay, so iba yung sagot ko dito ha. Pero ganito pa rin ang gagawin ninyo. Next na gagawin ninyo is to find the range or compute for the range. Ang range is the difference between the highest and lowest score. So, ang highest score natin that is 24 minus ang lowest score natin that is 9. So, 24 minus 9 is equal to 15. Ang range natin is 15. Next na gagawin ninyo is to find the class size. Para makuha yung class size, that would be range divided by kung ilan yung class interval na ibinigay. So, ang ibinigay dito is equal to 5. Kaya, range divided by 5. Ang range natin is 15, kaya 15 divided by 5, that is equal to 3. Ibig sabihin, ang class size natin is 3. Gets ninyo? Next na gagawin is, gagawa na tayo ng frequency distribution table. So, maglalagay kayo dyan ng tatlong column. Dito ay yung weights. Dito naman ay yung tally. Then, dito yung frequency. Diba ang class size natin is 3? Ang pinakauna ninyong ilalagay ay yung lowest score. So, pwede tayong mag-start sa 9. Then, i-add natin yung class size natin na 3. Yun ang ilalagay natin dito sa second na interval. 9 plus 3 that is equal to 12. Plus 3 equals 15. Plus 3 equals 18. Plus 3 equals 21. And plus 3 equals 24. Yan yung lower class limit. Ngayon, paano naman kunin yung upper class limit? Ang gagawin nyo lang, mag-subtract lang kayo ng 1 dito sa sumunod na lower limit. So, 12 minus 1, that would be equal to 11. Yan yung ilalagay ninyo dito sa upper class limit dito sa first na interval. Then, pwede nyo nang i-add yung class size natin. 11 plus 3 equals 14. Plus 3 equals 17. Plus 3 equals 20, plus 3 equals 23, and plus 3 equals 27. Kung mapapansin ninyo, ang class interval natin dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, ang given natin na class interval ay 5. Sabi ko nga sa nakaraang video, yung constructed number of classes, yung given na interval, is one more than the desired number of classes. Ibig sabihin, allowable tayong mag-add ng isa pang class interval para ma-accommodate natin lahat ng data. Kasi kung hindi natin idadagdag yung 24, hindi natin mailalagay yung 24 dito. Kaya okay lang na magdagdag tayo ng isa pang class interval. Okay? Ang next na gagawin natin is itatali na natin. Pwede mag-start dito sa 9 pa right, then pwede ring pababa. Mag-start tayo dito sa 9, ilalagay natin dito, then markahan na natin na tapos na siya. Next is 15, so markahan na natin. Then 12, then 20, then 12 ulit, then 13, then 16, next is 17, next is 14, then 19. Ang next naman is 21, next is 14, lagyan na natin ng slash, next is 15, next is 16, lagyan na rin natin ng slash kasi pang lima na siya, next is 10, then next is 19, then next is 18, then 22, then 13, dagdagan na natin ng isa, then 21, next is 17, so ilalagay natin dyan, next is 22, then 21, lagyan na natin ng slash, then 17, then 19, so slash na rin ito, 12, 22, 19, 24, then 19, next is 18, then 14, then 10, then 20,
then 14, then 11, then 21, then 15, then 16, then lastly 12. So, islash na rin ito. Okay? Next na gagawin is kukunin natin yung total ng stick. So, dito sa frequency, lalagay natin kung ilan yung total ng stick. Dito sa 9 to 11, meron tayong 4. Then, 12 to 14 naman, that is 10. 15 to 17, that is 9. 18 to 20, 9. 21 to 23 naman is 7. And 24 to 27 naman is 1. So, meron na tayong frequency na 4, 10, 9, 9, 7, tsaka 1. Para ma-check ninyo kung tama yung nakuha ninyong total ng frequency, i-add nyo lang lahat yan. 4 plus 10 equals 14, plus 9 equals 23, plus 9 equals 32, plus 7 equals 39, plus 1, 40. So, ang total na frequency natin is equal to 40. At syempre, huwag nyong kakalimutang ilagay yung title ng table natin. Okay? Next, dito naman sa assimilation problem, fill in the blank. Number 1, the number of times a particular observation appears in a data set is called its blank. So, naituro ko na to sa nakaraang video, this is what we call the frequency. Number 2, one way to display the spread of frequencies of the categories, values of a counting variable, or class interval is to construct a blank. So, kailangan nating mag-construct ng frequency distribution. Number 3, in a class interval, the middle score is called the blank. So, yung nasa middle score ng class interval, ito yung tinatawag na class mark. Number 4, the number of values that may fall in a class interval is its blank. So, ito yung tinatawag na tally column. Lastly, number 5, blank are the values that occupy the gaps between class intervals. They can be found by subtracting 0.5 from the lower class limit and adding 0.5 to the upper class limit. So, ang tawag naman dito ay the class boundaries. Then, dito naman sa assessment, so hindi ko na nilagay yung mga choices dito. The frequency distribution at the right is based on the records of a public hospital. The data set was the number of patients admitted on a weekly basis for the past 6 months. So, meron tayong class interval dito na 5. Then, ito naman yung mga frequency niya. Number 1 question, in what class interval does the most number or the highest frequency of admitted patients in a week fall? Tingnan nyo lang dito kung ano yung pinakamataas na frequency and that is 9. At ang class interval niya ay 61 to 65. So, the answer for number 1 is 61 to 65. Number 2, what is the recorded lowest possible number of admitted patients in a week? Ang tinatanong naman dito is the lowest possible number. Ibig sabihin yung pinakamababang frequency. So, the correct answer is 1 kasi isa lang yung na-admit sa week na yan. Then, number 3, what is the class mark of class interval 56 to 60? Para makuha natin yung class mark, di ba, kukunin lang natin yung middle value from 56 to 60. So, 56, 57, 58, 59, 60. Alin dito ang nasa gitna, di ba, yung 58? So, the class mark of 56 to 60 is 58. Number 4, if the hospital admitted 54 patients, in what class interval will it fall? So, saan nabibilang yung 54? Ito ay nabibilang dito sa class interval na 51 to 55. Then, lastly, how many weeks were recorded based on the table? So, ang possible na kukunin natin dito is yung range. Ang possible na highest score is 70, minus natin yung lowest score na 46. So, 70 minus 46 is equal to 24. Or pwede rin namang yung 6 months, i-multiply natin ng 4. Diba, there are 4 weeks in a month, kaya 6 times 4 equals 24. Okay? So, yun lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong ito sa inyong mga modules and activities. Kung nakatulong ito sa inyo, share nyo na rin sa mga classmates ninyo at mga kaibigan ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!